And we are back for game number 3, General Tuna and Nate. Eto na, game 3, winner take all. The winner will proceed sa next round, probably sa next phase, yes, or sa main stage. Mm-hmm. And the loser naman, babagsak with 150 DPC points. And 15,000 $15,000. Dollars. So, Sento Rubik dito yung Vici. Ito, at least binago na nila. Yeah. I mean, dalawang straight games, Terror Blade, Tidehunter, at saka Tuskar. Chaos Esports yung nag-Tuskar ngayon. Ay, maganda na yung kanina yung Chaos Esports. Game 1, medyo nakamali lang sila sa pagbigay ng Earth Spirit kay Viha. And then game 2, bumawi sila. They gave him the Timberso, which is sobrang mamaw ng Timberso. Ayan. And naban na tuloy yung Terror Blade din. So wala na tayong makikita. Iba na yung makikita natin carry sa side ng Vici Gaming. Kailan nila baguhin nyo na kasi wala nang Tidehunter, wala nang Tuskar na deny pick na, and of course yung Terror Blade wala na rin. Yep. Laro ng TNC later pa. 8:30. Doubleheader, Fnatic versus JStorm 6 PM, and then TNC versus Liquid 8:30 PM. So yung pinakalast na series. Ikakast yan ni Calbs at ni Rain. Yung Fnatic naman at saka JStorm, Herbs Dan yung magkakast. Oh, yun. Kung ka ban yung Chaos Esports dito. Shoutout nga pala dyan kay M. Andrew na nanonood ngayon. Ban kung ka maganda siya versus Visage din eh. Mahirapan ka mag-lane dun. So, tinatry, pwedeng bait din ah, pero tinatry ding i-secure yung Visage mid. It could be a support, pero most likely core din to ng Visage. Not sure kung naglalaro si HFN ng Visage. Baka hindi. Nakikita ko palagi siya sa mga right-click, I mean, talaga na Viha talaga Visage sigurado. Viha Visage yan eh. Most siya likely. Siya yung Visage player sa kanila eh. Ayan. Mark Anthony, kay Chai Valenzuela. Ayan, shoutout din sa iyo dyan. Kim David. Ayan. Mga nanonood sa atin, sa ating 285 viewers, medyo matumal yung views natin ngayon kasi hindi kilalang team, hindi isting kalibre ng Liquid, Secret, BP, understandable TNC, so understandable naman din. Ayan. Ayan. So, third pick ng Vici. Ayun, agad-agad. Oh, PA! Saka na lang mapupunta yung PA. PA. Hayaan mo na lang siguro yung Magnus dito. Huwag niya na lang pakialaman for the side of Chaos Esports Club. I mean, if... Or baka gusto sabi like, okay, para ma-force sila mag-pick ng Magnus. Kasi, maganda, again, maganda siya on paper, pero meron ka na kasing center sa side ng Vici. So, I don't think you'd want to pick a Magnus. So, Chaos Esports Club might be baited into picking Magnus, but I don't think you need to. Hindi naman siya, ano. Kasi, paano mo mararun yung Magnus? So, support, sobrang pangit din siyang support eh. Meron ka ng Rubik post 4 na yun. Medyo alanganin na rin kapag ipa-post 5 mo yung Rubik. Ayun, Disruptor pare. Naman. Disruptor sila. So yung Vici Gaming nag-disruptor kanina, si DY. Ayan. Ilang laro po ba ngayong araw? Apat na best of 3. Unang best of 3 pa lang to. Next si Herbs at si Dan. Anong next game natin? Nakalimutan ko. Thunder Predator versus EG. Yun. Tapos, yun nga, Fnatic, JStorm, TNC Liquid. Pero Lich yung magiging fourth pick ng Vici Gaming. Good pick for Vici. I think solid siya protecting your PA, especially early din. Nakakabusit din siyang kalaban. So, fourth pick dito ng Chaos Esports. Okay na eh, solid na yung Lich-Rubik na combo. Eh. Tsaka, Rubik, nakita natin, I mean, kailan ba yun? Yung Rubik yata yun ni DJ na in-spell still yung Visage. Saktong-sakto. Meron siyang mga familiars. Familiars ng kanya talaga. Sino panalo game 1? Vici. Tapos game 2, Chaos Esports. Tapos ito na nga, third game, decider game, matalo malaglag. Uwi. Ay, hindi siya uwi. Hindi naman uwi. Well, depende sa kanila kung gusto nilang umuwi or what. Kasi sabi nila, airport daw agad. Di naman siya airport agad. Kasi yung, alam ko, pagkakalam ko, binubook nila na ticket pa uwi. Yung last day or after nung last day nung event, di ba? Yun yung binubook talaga nila na ticket pa uwi. Pwede. Depende sa ano. Depende sa team. Mga iba, pwede mag-vacation muna dun. Siyempre, pwede. Nakaka-stress din maging gala major pwede. Na lang muna. Marami nang pwede puntahan dyan sa Chongqing. Tsaka sayang din major. Baka may ano dun sila yung mga sign, mga fan meet and greet. Galun.
Pero tingin this disruptor. Chaos eh. Magandang disruptor versus center tsaka PA. Usually kasi nagjo-jump in yung mga yun eh. Madalas, well, minsan din na nagbe-blink yung center pero yung ultimate niya gamit din papasok. So you can counter yung pag-initiate nila or pagtakbo yung nag yung PA kasi center, oh. Yung nagbe-blink din na way kasi yung PA so kung gusto mo ano, papalikin mo lang din. Chaos Esports, ayun. Babalikan na yung Beastmaster. Ni Tavo na naman to. Shoutout sa Taiwan kay John Albert. Si Kuya Nick, nasa Nemo TV. Si Sean, ayan, Nemo TV. Si Sean, andun sa Focus Fire. So, nasa isang unit lang kami. Pag in-open namin dito yung pinto, magkakarinigan kaming lahat. I mean, later pa yata si Kuya Nick sa Nemo. I mean, TNC yata siya. Sa TNC siya. Most likely. Mamayang maya pa yun. Gabi pa. Gabi pa. Tagal-tagal pa. Last ba naman ng Vici Gaming. So, binan nila dito yung jug. Not sure kung... HFN hero lang kailangan dito ng Chaos Esports. Carry na lang yung kulang ng Chaos eh. So, yun na lang siguro. Ayun. Vengeful? It's a weird ban. Most likely, dapat core na yung iba nila dito eh. Kasi core na lang yung, carry na lang yung kulang ng Chaos Esports eh. In before me po, bigla. Oo, no. Diyos ko po. Sabi natin, HFN Visage. Oh my God, sigurado na. Tsaka kung mag-exit ka nung tournament, mas gugustuhin mo, go down bang, swinging. Diba? Go down swinging. No? Me po ako dito. Importante tong game na to. Kailangan all-in tayo. Pero, ilabas mo na, di ba? I mean, mas matutuwa tayo pag naglabas sila ng Meepo. Huskar ban? Meepo. Meepo. Yung mga Nostra natin dyan, paki-ko naman, paki-balitaan kami. Yung mga Nostradamus natin na nanonood sa live. Para alam na natin oo, kagad. Oo, alam na natin agad. Ayan, shout out. Ayan, si Bebot at Majong. Ayan, Hush Wilson de la Cruz. Yung? Hindi siya hiwalay. Hiwalay lang na kwarto. Hiwalay lang na kwarto. Hiwalay na kwarto, syempre. At saka sobrang saturated na sobrang dami na namin. Sobrang dami ng caster. At sa sobrang konti ng series, pero SF pa rin eh. Okay. Sa sobrang konti ng series na ikakast, di ba? Wala, may chances are, walang makakast yung iba. So mas maganda yung iba-iba kami. May iba-iba rin yung pagkukunan ng income. Yep. Business-minded. Herbs, shoutout sa'yo dyan. Business move. Guys, come on. Diba? Pangit naman yung isa. Diba, hindi ka naman, diba, may branch ka dito. Di na naman dyan lahat ng branch. Branch out tayo, branch out. Oh. SF. Wala, andyan si Shadow. Ano tawag dito? Sinabi na ng Liquid na Shadow, na makakapaglaro si Shadow. Naisuka niya na daw yung plastic na nakain niya kagabi. Plastic on floor. Yung plastic na kanin niyang nakain kabi na isuka niya na daw. So, okay na daw siya. Plastic na kanin. Nakakain lang ng plastic yun eh. Ayan. Okay na daw si Shadow. So, makakapaglaro siya mamayang gabi. Ayan, against TNC. Siguro, pag next kalaban nila, Chinese ulit, then papakainin ulit ng Chinese. May ano eh, may conspiracy. Papakainin ulit ng plastic. May mga tinatarget. Again nga, plastic sa kanin yan. Anod ako BTS, saka dito, ulul herbs, tried herbs ka talaga. Dapat ang ako bukas sa'yo, herbs. Ito, Focus Fire, Nemo, at saka Nemo. Oo, yun. Obo. Ano ba yan, pre? Okay ka lang. May magbablock sa ilo. Uy, pack! Okay. Mid-pack. Parang yung feeling si na may Kim. Langaw ka sa si Weeha, okay. Ilong. So si HFN yung mag-Shadow Fiend. Yung Shadow Fiend. Yun na, most likely kasi Weeha talaga eh. Weeha Visage talaga eh. Hindi naman nag-Visage dito si HFN. Yeah. Ito yung maganda sa mga post 1 na post 2 na pwedeng magpalit ng ano. Yung flexible, hindi yung sobrang static yung playstyle or yung draft mo. At least pwede ka mag-switch it up a little bit. I'll be able to make a little bit of changes para bring you close to the victory. But okay, yeah, Esports Club. Shadow Fiend, Visage, Beastmaster, Tricore. Maganda yung win rate ng ano dito eh, ng Centaur plus Rubik. Centaur Rubik? Yun lang. Yung pack, hindi ko lang sure eh. Kaya tignan na lang natin kung paano. Tiger magana. Since 1999. Ulul. Sir? Ulul. Ano yan? Baka naman UST Tigers yan. UST, oh. UST Growling Tigers yata yung kay Herbs eh. Yun oh.
Thanks for supporting my university. University? UST! Ibang Tigers. Ayaw niya na. Hindi Navi fanboys, Herbs. Dendy fanboy yan. Naku. Oo, walang team. Kung saan si Dendy dun siya. Parang ano mo yung Lebron fanboy. Oo. Kung saan si Lebron, yun yung dun siya, di ba? Ulul ka, Herbs. Dating Tigers ka dyan. Cubs? Lakers. Lakers, di ba? dating Cubs, nag-heat, nag-Cubs ulit, tapos nag-Lakers. Yun. Ay. O mga ganun, di ba? Grabing loyalty na itin, Herbs. Questionable. Questionable loyalty. Kung saan lilipat si Dendy. Siyempre, kung nag-retire na si Dendy, team retire. Team retired. Doon tayo sa team retired. Team retired din si Herbs. Magre-retire na din si Herbs. Oh, pag nag-retire pa si Dendy, pre, retire na rin ba? Retire na rin siya as caster. Apanggalin na namin yan. Yun lang. Wala na si Dendy. Wala na siya makakast. Si AD Fernandez, ayan, miracle pa rin daw. Herbs, isa kang alamat, sabi ng kaibigan natin dito. Pero game number 3, eto na. The decider match. Eto na yung magmamatter. May uuwi. At saka syempre, merong magpo-proceed sa ating main stage na event. Yes. So pakilala mo na agad ang heroes natin sa Vici Gaming Quarter. Alright, for the final time of the day, Vici Gaming, Paparazzi will be playing that Phantom Assassin. DY naman sa kanyang Lich Fade on that Rubik. Ori naman sa kanyang Puck and Yang on the Centaur Warrunner. Para naman dito sa side ng Chaos Esports, King. Ayan, dito sa kanyang Tuskar, Tavo, Beastmaster, HFN, Shadow Fiend. We sa kanyang Visage, and of course, Misery sa kanyang Disruptor. We Pabate, Kempal Construction. Sir, nanunood. Ayan, Michael Adriano. Hello, hello. Ayan. Oh, si Herbs, nakuha niya rin yung Pudge niya, Pudge hook niya kay Dendy. Pero pag pinipick yung Pudge, mag-instant disconnect. Instant abandon yun si Herbs pag di siya nakakagamit ng Pudge. Yawa na, yawa. Mm-hmm. Ultimate yawa moment. Pag may nagpick ng Pudge, instant alt QQ. Ultimate yawa moment. No, ba't mo pinick yung Pudge? Takakancerin niya agad yan, tatrashtokin niya yan. Yawa. Pag pinick yung Pudge. Ganyan si Herbs. Kaya idol ko yan eh. Pero pag Pudge niya siya, syempre 100% win rate yan. Yun. Yeah, don't give Pudge to Herbs. Oh, what a player. Ah, pantay lang dito sa mga bounty. Oh, patas lang. Tigdadalawa. Kawawa si Tavo, you know, the past two games. Palaging alay. Oh. I mean, game one, oo. Ay. Malas na kayo pag nakatapat nyo si Dendy sa rank. Ulul, kala mo naman talaga makakatapat mo siya sa rank. Huwag na tayo mangarap, Herbs. Hindi natin siya makakatapat sa rank. Sila Nate lang yun at si Dan. Yung makakatapat sa kanya sa rank. Next season. Next season. Na naman ako. Tayo, oo. Pero grabe naman to. Gagawa agad nila si Ori. Sakit to. Ganda na ito for HFN. Makukuha niya yung mga early souls. Halos guaranteed na yung mga last hit. Pero ito, Tavo. Tabo siya na naman. Sacrificial lamb ulit. Same. Ayan na naman. Pero ito, Ori. Naku, mamamatay yata si Ori dun. Ah, hindi. May fairy fire. Kapag fairy fire naman. Okay lang siya doon. Pero ito, Tavo, should be okay. I mean, may chance ka naman mamatay kapag Frost Blast, Frost Shield. Tapos mag-go ka ni PA. Makombohan ka. Yun lang, mamatay ka agad yung mga bar na ito. Pera din yun. Doon naman sa mid, biglang umaray si SF. Tumiti dito yung Rubik. Ayan, tulong. Cancel yung clarity ni Misery. Sad life. Pero at least may illusory orb na itong si Puck pang takas din. Dito naman sa baba, Yang taking a little bit of harass. Pero goods pa naman siya sa consumables. Limang tango tsaka isa pang sal. Ito yung kailangan magkaroon ng magandang game for ESC Sports Club. Siyempre, mahirap din kapag mahirapan din yung SF nyo. Kaya may konting tulong na naman din na. Pero sa mid, konting harass lang din. Kala ko ginaw nila. Dito naman na lang muna si Fate. Mabibigyan ng konting breathing space itong si Tavo, no? So, nung first game, tinry lane nila eh. Grabe, dire-diretso yung Jay. Like, yung Tuskar pa nila nakatapat dun. Siya lagi yung target. Siya lagi yung gustong kunin. So, nung second game naman, namamatay siya, oh. Pero hindi naman yung sobra kaso. Ito naman, HFN. Ayan, ito pa. Ngayon, oh, kinetic field. First blood to. Ouch.
Ouch! Yun nga mga sir. Hello, magiging right clickan pa siya with pack? Hindi na. Hindi siya magiging right clickan with pack. Sayang lang. Mag-miss yung ano yung nag-phase shift kasi. Pero makakakano siya dito. Oh! Oy, alay! Mamatay yata si Misery dito. Papaalay yata siya. Oy! Almost! Like, ewan ko lang, gabuhok na lang yung buhay. Meron siyang vision na, pero hindi ko lang bakit na kinansin. Anyways. Go sa stomp. Pakamatay na lang siya sa neutral. Tapang din niyang dito. Siyang okay yung lane niyo. Hindi siya yung sobrang nahihirapan. 13 to 4. Si Wii, yung medyo nahihirapan dito, 7 to 4. Yun lang. But, you know, Visage, nagiging sobrang effective na lang naman na yan kapag level 6. So, early, nahihirapan talaga yan. But level 6 onwards, ayun na nga. HFN naman. HFN, ayan na. Eto na ba to? Hindi na nila tinuloy. Kala ko, tutuloy nila eh. Kulang, I mean, kulang, short din sa mana si DY eh. Yeah. Paparazzi pero pag nag-sinister gaze siya dun or nag-frost, freeze blast, okay na okay siya dun. Mm-hmm. Papapatay na agad nila si Tabo. Oh wow, talaga si Tabo. Back lang. Pinapaback na nila. Uy. Eso. Ay, gamit na yung first skill. Baka mamamatay ito dito. Ayun lang. Mamamatay nga, partner. Woo! Tikpon na. Tikpon nakatakas yung si Ori, pero... Ayun. That's really good. Ayaw na ayaw mo mag-snowball yung Shadowfin sa mid. Kaya very good for Chaos Esports Club to. For the mid lane. Ayun naman. Eto na yata. Eto na yata. Patay na yata ito. Sure yun! Kay DY pa napunta. Baka sinasabihan sa ni Paparazzi. Bayan, pre, angin yung kill eh. Report. KS. Bayan, pre. Report KS. Pero, syempre, last game, taking no chances dito. Ang Vici ayun. Gaming. Si Dan nanonood. Dan, punta ka na dito, Dan. Game 3 na to. Ooh. May charges to, ha. Si Wii, ha. Masyadong masakit to. Oop. Sarap ng buhay ng dalawang side lane ng Vici Gaming, ha. Wala ka rin masyado magagawa kasi dito talaga sa side ng Chaos dun sa bot. Hintay mo talaga yung level 6 si Kasu. Mapag-enten sila. Ito na yung snowball. Here comes EA. Oo. Oh, wait. Maman fight nila. Pwede nila. Pwede. TP dito. Hindi na. Na-cancel na rin na ng Rubik sa akin. Hindi naman nila i-go. Ito. Face boots na itong si Yang. Extra armor. Extra movement speed. Extra attack speed. Why not? Ang dami ng extra. 5 minutes in, 1-2. Ganda kasi na attack animation ng center eh. Hirap din mag-last sa Visage. Sakto eh. I mean, yung A niya mismo, sakto. I mean, yan mo yung exact talaga. Like, pag in-A mo. Ganda nung attack. Wala siyang delay. Paparazzi taking a lot of damage naman na dito since naiiwan na ng Lich dito sa top. Si Visage lilipat na dun sa taas. Sabi niya, hindi ako nakakakuha ng anything dito sa lane na to. Swap lane daw sila. Kailangan eh. Kailangan magbigyan ng good time tsaka yung good timing nung level 6 netra Wea. Pero tatry na lang i-go. EA! Ayan na! Diyos ko! Wala mapapag-blinkan! Wait! Ori, nagtitipi. Tutulong yung pack. There goes the Dream Coil. Ayun lang mga sir. Saktong silence lang and Weeha will be taken out. Misery susunod. Ganda ng rotation ni Ori dun. Oh, di ako pwede umabot ng Divine eh. Party kasi yung MMR ko eh. Ayun ko si... Alam mo yun, like, wala akong tiwala sa sarili ko pag nag-solo ako eh. Yun na yung problema. So, most confidence. Likely, hanggang ancient lang talaga yung kakayanin ko. Confidence. So, wala akong confidence. Pero anything is possible naman. Ako, ano lang naman ako dati, 3 point... Nag-calibrate ako dati nung bago pa lang yung MMR. Parang mga 3.6k lang ating MMR. So, ano lang talaga, over the years, nag-grind lang ako ng grind hanggang dumabot na ako ng Immortal. Tsaka nakikita ko kasi dati yung casting call ng ano eh. Ng Wombo. Dati naghanap ng analyst yung requirement. Immortal. So, sabi ko, take ko na tong chance na to. Nag-grind na lang talaga ako. Sobrang desperado ako magkaroon ng Immortal Medal. Tapos, ayun na nga, na-achieve ko na nga. Tapos, yun na yung nakaswerte ako ng ESGS dati.
Oh, na nakita ko si Herbs. Herbs. Pero yun na naman! At punit na punit si Wea dito. And the damage output ng EA, mapapansin. Walang task snowball save, no? Ang tier 1 tower, wala na pala sa baba. Si Dan, rank 2-5. Rank 2-5 siya sa Immortal. Ako 2-5 lang. 2-5 yung MMR. Party pa yun, ha? Party pa yun, party. Huwag niyong tanungin yung ilan yung solo ko. Mababa din yung party ko, eh. Mga 2 plus lang hata din yung party ko. Stick, dalawang hero ka, boss 2 na. Ang problema kasi, sinubukan ko yan. No, sinubukan kong mag-spam ng Undying at saka ng CM. Pero yung Undying CM hanggang Arcon lang kinaya, hanggang Arcon lang kaya nun. Hanggang Arcon lang ako nabuhat ng dalawang yun. Mahirap pag-climb basta support, eh. Oo, basta support. I can say, para sa akin kasi, most of my MMR career, nag-support talaga ako. Mm. Nag-try ako mag-offlane. Nagustuhan ko naman yung offlane. Mid, ayoko kasi, yung mga nagme-mid kapag high level na, ever since naglaro sila ng Dota, mid lang talaga yung laro nila. So, kumbaga, yun talaga yung level ng paglalaro. Kapag kasi nag-change ka ng position or what, para sa akin, nag-iiba yung level of play mo, eh. Para sa akin, I'm not sure about other people. Baka mas madali for iba. Pero basta ako, aminado ko, bobo ako lumastit. Yun lang. Practice, kasi sobrang, yun ako, sobrang bobo ko mang lastit. Ganun ako, ganun yung parang, ako ko bakit? Hindi ko talaga siya, kahit anong try ko, kahit mag-try hard ako, di ko talaga natatimingan. Pero siguro madadala siya sa practice, pero kasi sobrang daming tournament, mahirap mag... Magkaroon ng time. Eh. Oo. Mm. Ah, mas pipiliin mo pa rin talaga na maglaro ka kaysa yung mag ano yung last hit trainer. Yeah, diba? For sure. Yeah, 4-5 lang laro ko lagi. Pero ito, bot lane. Apat na hero dito, may roar na sila. Kinamit, tag team will be used, snowball ibigay din. Eto na, yung kanilang stampede. And the stamp dito kay SF, ako ko po, Dream Coil sa dalawa. Delikado yung buhay ni SF and HFN will be taken out. Eto pa ngayon si Tabo, sunod-sunod na kayo. Chaos Esports, losing 3 in the process. Makaka-TP out yung Disruptor. Ayan. Well, the power of Center Ultimate. Ang ganda rin ng response ng Beach Gaming dito. Nag-try sila mag-go with Roar and whatnot. Pero hindi kasi nila na-burst, eh. Parang medyo iba yung target nung ginawa ng Chaos doon. Na-roar, hindi ko sure yung nakita, eh. Pero basta may na-roar doon sa baba ng tower. Tapos meron silang ginag-go doon sa right side. Kaso yun na nga. Na-turnaround ng Beach Gaming doon. Ganda na mga rotation. May na-glimpse out din doon, eh. Pero kulang pa rin. Ganda ng pack-pick dito, ah. Makakaikot siya at maganda yung mga rotation. So, TP out. Yun ah. Wow, yun ah. Pagkakabasag din ng Tori dito yung DG Gaming. Sakto-sakto lang. But slowly but surely, ah. Medyo nakukuha na nila yung lead sa game na to. Disruptor. Diyos ko! Patay pa siya dito. Yan lang. Naka na magagawa dun. Pero finally, level 6 na itong si Wea. At konti na siyang makakatulong na. Hindi na siya useless hero sa mga... Ang lalaki nang pwedeng ma-steal niya ng spell, eh. Like, Roar, Static Storm, kahit Glimpse Back, sobrang importante din, eh. Glimpse nga, sobrang okay na, eh. Oo. Tag team pwede, eh. Oo, tag team pwede. Shards. Ganda na mga makukuha. Boar pwede rin. Hindi na ako magko-complain kung makuha ko palang yung hook, eh. Yung hook. Ganda ng vision, eh. Pero Veil of Discord up dito para kay Puck. And basag din yung tori ng Chaos Esports dun sa may top. Smoke sila. Nako, si Tabo, baka lang na naman, dito. Siya na naman. Puck, ayan, oh. Oops. Hindi, may kasama. But here comes Yang. Dream Coil dito kay Tabo. Silence is there. Eye Shards ibabato pero hindi siya natulungan ng Eye Shards. Yun lang. Ang ganda nung change kay Puck, yung ulti niya. Dati kasi kapag mag Dream Coil siya, TP out ka lang, eh, di ba? Tapos ngayon kasi, meron ng bagong effect yung ginawa dati nung 7.20. Which is yung parang leash, parang sa pounce ng ano, ng Slark. Which is bawal ka nang mag-blink out kahit ano siya, kahit yung skill na blink. Kapag kumaga Queen of Pain, bawal ka mag-blink out. Bawal ka rin mag-TP. So ngayon, stuck ka talaga dun for Dream Coil unless mag-BKB or what. 9-2, 6k net worth lead for Veech Gaming. 12 minutes into the game. Med
Nagdo-dominating ng konti yung Vici Gaming dito. SF, nagpa-farm-farm na lang din muna dito. Wala pa siyang item. Ayan, yatid. Ano ba itong item na yatid sa kanya? Check natin ha. Ayun. Akala ko. Wait. Akala ko smoke. Sabi ko, yun na, smoke. Pwede ayan, na. Ayan, face boots. Okay. Face boots. Yung ogre club. Yung pinadala niya. Hindi ko sure kung mag-dragon na. Sure, diretso BKB na ba ito? Snowball kay Pak. Tago-tago. Walrus punch. Pak takbo. Stampede gagamitin. And the Jukes. Oh, the Jukes. The Jukes. Sad life. Ayos yun ah. Ano na dapat basic na Juke? Like, basic na Juke lang. Na basic bumaba. Sila. Oo, kala nila bumaba. Ano pala, nag-miss din kasi yung ice shards din talo yun nila na ano. Hindi nakita, oo. Pwede kasi i-commit nila yung static storm dun eh, kaso... Masyado yung risky. Mm-hmm. Sayang din, malay mo may teamfight na susunod, yun wala nga, sa static nga. Storm. Pero tutuloy-tuloy lang ang farm ni Paparazzi dito. Magba-battle fury siya muna. Pang-nanguna din siya sa net worth ah, sumusunod dito yung SF. And then next three yung pack pati yung centaur pero yung centaur. Nako. Yan na. Kita. Lift. Nasaan yung lift? May roar dito ah. Di roar nga mga kaibigan but here comes pack tutulong na rin. Tipis coming in. Dream Coil committed. Tag team. Ayan pa. Yung Chain Frost tumabi pa kayong dalawa. Oh nako. Walang snowball save. Tinabihan niya hoping na mas snowball save niya siguro. Kaso hindi niya na nagawa eh. Na-silence nga din yata. Tumabi rin sila. Makakabasag nga lang ng Tori dito si Wiha. Medyo late. Medyo late kasi yung pag-online ni Wiha dito eh. Nahihirapan sila. Makontrol na talaga ng buong mapa yung Vici Gaming. Hindi rin katulad nung second game na maganda yung mga support rotation ng sa side ng Chaos. Oo, ng Chaos. Na-shutdown yung mid eh dito kasi. Wait. Eh pwede to, nagsama na. Naku. Sakit to ah. Oh no. Naku, leech na rin yung makukuha. Oh no. Alay na lang muna to. Pero pwede, bumabalik konti si Ori dito. Alay na lang. Pero na static storm. Nauli yung pack. Paso oops, games back. Oops. Nakatakas pa ang kuya mo. Hindi na ko yung stand dun sa familiars. Sayang lang. But pwede na. I mean, it's something. Akil is a kill. Yung makukuha mo sa side ng Chaos. Yun nga lang, Lich. Hindi nga lang siya nakakatulong sa... Pero Battle Fury na dito yung PA. Mas ma-accelerate na yung farm niya dito. Then going for the Desolator agad. No urgency to go for ano eh. BKB dito eh. Hindi siya natatreaten sa mga skills. Mga magic damage. Wala siyang fire wheel, don't care. Yeah. Kaya ano nang... Yun din yung magic ng ano eh, ng Lich support na nakakatulong din pang negate ng mga magic damage. Nakatulong. Cross shield eh. Okay. Yun naman. Ano ba yung plan? Sama-sama gaming ba to? 15 minutes in. 11-3 eh. Hirap sila dito makakuha ng kill yung Chaos Esports. Naku, dalawang blink for the side of Vici Gaming dito. Grabe na yung mobility nila. Yes, the mobility. Yun nga. Ayun na. Pinasok. There goes the stomp mga kaibigan. Lift ibibigay. Roar ibabato. Snowball save. Okay. Chain Frost ibabato rin mga kaibigan. Pero naku, nagtabi-tabi kayo. Oh, nadamay pa. And here comes the Dream Coil, ladies and gentlemen. Wiha will be taken out the side ng Chaos Esports. And King R will be taken out as well. Glimpse back kay Yang. Pero yun na lang muna. Diyos ko, nung doon yata sila nayari sa Chain Frost eh. Nagtapaglabas nila sa nagtabi-tabi sila sa snowball. Ayun na lang yung medyo malas. Namalas pa eh. Paglabas sa snowball may Chain Frost eh, nagpan pa eh. Pero wala. Sure nang ano na to. Easy rush na for them. Wala rin, hindi na rin lang makokontest 'yan. Bigay na lang talaga. Roar. Meron sa likod may disruptor. Meron may static storm, may static storm siya. May static storm siya. Oh, yan pwede. Kaso, ito siya. Career! Ayun na. Oops. Pinasok. Ay, no, may... Nice. Ayan. Nagamit yung snowball. Na-force nila. Here comes the stolen roar, mga kaibigan. Pero misery, hindi ka nakabato ng static storm. Lift kay SF. SF dropping below 50. Requiem ibibigay. Pero mamamatay si Paparazzi. And a dominating streak dito. Makukuha niya rin yung gold. Ito yung pack. Tutulong. Pack. Dream Coil. Hindi available. 5. 4, 3, 2, 1, wala na. Out na siya. Si Fade nandun lang sa gilid, magti-TP out na siya. Pero sobrang low yung rush, pwede na i-go to. Naku, walang buyback sa side ng ano,
Vici Gaming. Ayun, ako lahat na lang halos. Sila yung nakinabang. Kaso pack pa rin yan. May dream coil yan. May dream coil yung pack. Paalala lang. Ayun na yung center. TP na rin. Yun na. Back na. Op. Snowball. Ayan na yung pack. Op. Static storm. Yun lang. Nakalculate nila yun. Ang ganda nun ah. Patay dito yung Rubik. And Fade will be taken out as well. Kaso worth it ba? Nakalculate nila. I think okay. Wihan nakakuha ng Aegis. Kinalculate. Alam ni Misery na papasok yung pack. Kaya in-static storm yun na bago pa makapasok ang pack dun. Galing ni Misery dun. Kaya di siya nakapag-dream coil agad. Kaso nga lang, yung kill kay Roche napunta sa Vici Gaming. So yung gold napunta sa Vici. Yun nga lang yung medyo pangit sa side ng Chaos dito. Pero meron silang Aegis. So kapag ginow nila yung Visage, at least may second life siya for the next team fight. Siya rin lagi nabuburst eh. Medyo kaya kailangan niya rin yun eh. Lagi yung ginagaw. But it does buy time for Chaos dito. Napabuyback din yung center dun. So may madedelay na yung mga sunod na item niya dun. 7k net worth lead for Vici. 8.15 kanina. 3.11 yan kanina. Paalala lang. BKB na yung SF. Magbi-BKB na rin yata yung PA. Sabi niya enough. Na ano siya eh. Na-burst siya dun sa Requiem tapos sa Raze. Na-Requiem siya eh. Sakit dun eh. Masakit eh. Bigla siya nawala. Burado siya sa mapa. Si Misery din kawawa dun sa earlier fight. Biglang ginaw nung pack tsaka nung PA. Okay na. Sama-sama game ito. Yung Chaos Esports. Oh. Going after the mid lane. Mid tower up pa rin eh. Hindi ko rin na-mention pala na since may Rubik. Nako, ano yun? Misclick? Anyways, center ulti used there, I'm not sure why. Panakot? Hindi ko alam. Pwede. Pwede yung gawin. Tingin ko talaga misclick yan eh. Pero Ori naman dito. Hindi ko na-mention pala na since may Rubik naman dito sa side ng Vici Gaming, sobrang taas ng magic damage nila. May amplification na sila, may veil pa sila. So masaya na sila. Ito, center, meron din siyang magic damage sa second skill tsaka first skill niya. Tapos meron ding Puck, obviously meron ka ding Lich, tsaka yung Fade Bolt ng ano. Kung ano pa maagaw ba dun sa ano, Rubik, sakit na ng magic damage dito. Kaso tumahimik yung mapa after na encounter dun sa Roshan. Medyo nagdalawang isip na rin yung Vici eh. Akala nila, medyo kaya na nila eh. Badyang parang okay to, kaya natin to. I mean, nas tayo na yung nagkocontrol ng mapa. Pero sabi ng Chaos, nope, hindi pa. Pero ito, Chaos. Threatening dito sa bot, nag-smoke sila dito sa likod ng SF. So, babait nila muna to. May Aegis sila. Oops, yun, sakto yung BKB ng PA. Oo. Papalagan ba nila to? Hindi pa revealed to for the sight of Chaos. Di nila alam na may BKB na pala yan. Ayan na. Oops. Sakit nun ah. Katinong. One fourth yun na. Bawas! Nako, and the center stop nandun. Static storm yung bibigay. Dream ko yung ibaba to. Eto pa ngayon yung roar. And the BKBs will be pop. Requiem ibaba to rin. Nako. Pero nako. Wala silang pakialam dito. BKB. Teka lang. HFN. Hinahabol. Papaalay na lang yata dito si Tabo. Pero mas gusto nila yung isa. Mas gusto nila dito yung may Aegis of the Immortal. Nako, kaso naiiwan na. Alay-alay na lang, Sinister Gaze, kinumit din, and the silence kay Wiha. Three heroes down, and an Aegis of the Immortal. Ganda pasok ng center, then stun onto dalawa, tapos na-burst pa nila. I mean, hindi sila namatay, pero pang-initiate kasi dun sa fight na yun, maganda na for the side of Vici Gaming. Tapos obviously, yung BKB reveal ng PA, hindi rin nila nakita yun. Walang effect tuloy yung Requiem this time. Uh-huh. 18.8 9k gold advantage para sa side ng Vici Gaming dito. Naku, pwede silang gumaw ng konti. Nagkaroon na sila ng confidence sa side ng Vici Gaming dito. But not too confident. Ooh. You should be Necro yung pick. Level 1? Oo, level 1. Papadala pa lang. Ori, nasa may gilid. Available yung Dream Coil. Mabilis na pick off lang. Hit and run ng gusto nung hit and run sila eh. Ganun yung style nila eh. Kaso, ito ay, lift nako. Ayun, double kill. Yun lang. Dalawang support patay na kagad for Chaos. Not sure if they'll be able to defend na nga itong mid lane na to. Bibigay na lang yata nila to sa Vici Gaming. Mm-hmm.
SF, pinag-iisipang mag-go sa ibang lane, pero... Dire scan naman dito. Hindi sila magtutuloy mag-push. Farm muna sila. Antay nata nila yung Nexus eh. Dahagon pala yung classic item Chinese. Na classic Chinese. Hindi kami go-go hanggat di kami... Sure. Sure, oo. No? Hanggat di kami sobrang lamang. Kaya hindi kami go-go. Kulang pa ba yung 10,000? Kulang pa. Aegis Cheese Refresher. Kulang pa yan. Yung dapat yun, Aegis Cheese Refresher pero naka-double damage dito sa HFN. Ha? Alam ba to ni Paparazzi? So farm na lang muna siya. Ito din yung bad trip sa ano. Kasi yung ginagamit mo ng mga, well, everyone who plays Dora, ginagamit mo yung minimap pang ano, pang tingin. Syempre, kung hindi mo makita yung PA doon, hindi mo alam eh. Kailangan mo talaga ilagay yung camera mo doon sa part na yun para makita mo na nandun yung PA. Or at least maalam mo na nandun yung PA dahil dito sa blur niya. Parang balik yung, yung Dota 1, ganun din, di ba? Na mawawala, wala siya sa minimap. Kaya yun na nga. Nag-smoke yung Chaos dun sa baba. Wala nga lang sila mahahanap at magpupush na nga lang sila. Ori, pushing in may mid lane. May coil na naman ulit to, ha? Short ng cooldown. Paalala lang. Ayan na. SF, nasa may gilid. Nasa may gilid din. Kabilang dulo yung VG Gaming. Pero Chaos, push lang ng push dito sa baba. Pressure lang muna habang di pa threatening yung push sa mid, sa side ng VG. Sa baba naman dito si Tabo. Tatrabaho lang din. Desolator yung na yung PA. Nako, masakit na yan. Diyos ko. Masakit to, ah. Desolator. 10,000 gold din nga ba naman din. Wiha naman. I think yung game plan ng Chaos dito, hindi tuloy, natuloy. Pero HFN ako. Diyos ko po, punit! BKB ginamit, Roar. Para lang maligtas yung tropa. Requiem gagamitin. Paparazzi is still alive. Nasok. He's going ham. There goes the Walrus Punch. Pero BKB, pinap niya na rin dito. Uy, akala ko magkikrit din. Akala ko magkikrit. Diyos ko po. Nako, Chain Force, binato na. Pero sa creeps lang nag-bounce-bounce. Napapop tuloy yung... kung sino yun, si Wiha yata ng pipe. And Sinister Gaze, Dream Coil, ayan na yung lift, and naku. King, mamamatay dito, killing spree by Paparazzi, hindi pa sila tapos, wait lang, grabe naman to. May biblink pa, meron pa ba? Wala na daw, bounty runs na lang daw muna, sakto yung timing para sa kanila, Chaos Esports Club, forced into their base. Yung rush na yan. Check natin yung rush. Kung instant yan, kung later. Instant eh. Diyan, nakaabang na. Lapit na yung Necro level 3 ng Beastmaster dito. Center pero naka-gem na rin na. So map control medyo limitado for the side of Chaos. Meron pang, may Crimson Guard na yung center. Yung tanky na nga na hero. Pagiging mas tanky pa, 1 minute. Ayan. Yeah, extra 1 minute itong... Chaos na to para mag-play around. Oh, there we go. Ito na. Pasukin kayo, boys. And the stomp on to 2. Napakagandang ang stomp naman yun. And lift ibibigay nila. Wiha will be taken out. Oh, punit dito si Misery. Oh, my lord. Ori na lang yung makukuha ng Chaos Esports. But then, that's it. Ito may 2-for-1 trade. Diretso na ata kayo dito. First na, tignan niyo kung may buyback itong visage na to. Kapag wala, tuloy-tuloy lang kayo. Wala talaga yan. Wala pa yung bank yan. So, ito, Paparazzi pushing lang. Not sure. Pag napatay nila yung SF, sigurado yan. Wala siya pa kayo. Roshan, 16 seconds. Back out na lang muna sila. So, tier 3 down. At open lang, pwedeng kunin yung mga shrine. Pero fake back ata sila dito. And this is the moment, naku, guys. HFN, kailangan maging... The winner. Oh, no! Snowball save! Pero teka lang po. Wala silang pake. BKB pinap. Diyos ko, punit pa rin dito si Kingaw. Oh, my God. And Misery is out. 2 heroes dead. Sa side dito ng Chaos Esports, they're not yet done. HFN forcing that BKB. Yang naman, sinasalo niya yung damage. Wala rin siyang pake. Eto na yung PA. Eto na yung pack. Eto na silang lahat. Dream Coil kay Tabo. Tabo is dead. Triple kill by Paparazzi. Oh, ultra kill. Give this man a rampage, mga sir. Madedelay ng on lang. Rampage. Nasa na. Yun, no, yun lang. Inagaw pa ni Ori. Report, Ori, report. May chance pa dito. Ay, nakukula na. Hindi na nakuha. GG will be called.
Sayang! Nako po, Vici and Gaming. And Vici Gaming will live to tell the tale on the main stage sa Biyernes. Yes. And again, bukas, wala tayong cast. Pahinga yung Chongqing Major bukas. Tuloy siya sa Friday. But hindi pa tapos yung araw natin. We might have to say goodbye to Chaos Esports. 150 DPC points and at the same time, $15,000. Pwede na. No? Not too bad. Para sa Chaos Esports. Oh, at least meron na silang DPC points, di ba? Then Vici Gaming, yun nga, pasok sila sa next round. Next series natin, EG versus Thunder Predator. Yeah. And then doubleheader, yung last two series natin, Fnatic versus JStorm. Yeah. TNC versus Liquid. Naku, pero mabigatin mga dalawang. Mabigatin. Yeah. Okay na yung game one. It's some sort of a fluke para sa Chaos Esports. Mali yung hero nila. Mali yung binigyan nila kay Wiha. Yep. Game two, nabigyan si Wiha ng Timbersaw. Nakapaganog. Sarap ng mamaw na rin siya dun eh. Kasi, like, it's comfort hero niya naman din yun. Yeah. Diba? And then game three, VG Game, Chaos Esports, medyo na behind din sila. Na PA. Na PA strat sila, guys. 14-1-11 nga ba naman din. Ayan. So, Centaur din, oh. Ang ganda din ng mga blink stamp ni Yang, ni Centaur. Yun nga din. Nahirapan kasi din si Wiha na makuha yung early level 6. Hindi sila nakapag-snowball tuloy. I think that's the best way that you can try to shut down a Visage strat. Medyo. Kaya, yun na nga. VG Gaming. Sakto, bukas kasal ko, walang laban, wala akong mapapalampa. Ayan o, si Isa Marie. Ayan, advance congratulations sa kasal mo bukas. Ayan, so congrats. May nakita akong post eh. Parang 2 hours before yung kasal, nag-game pa. Naglaro pa. Naglaro pa ng Dota. Naglaro pa. Like, picture yun eh, nasa hotel room, tapos nagdo-Dota siya. Nakatuksido na. Di ba? Lagot yung misis. So, ayan, Chaos Esports, they have to say goodbye. Eliminated na sila. Vici Gaming, congratulations. So, shoutout nga pala dyan. Umabot tayo ng 700 viewers ngayon, which is hindi na masama. Yeah. So, shoutout sa inyo. Shoutout sa lahat na nanonood. So, magandang hapon. Ayan. Magandang hapon. Alright. So, magbabalik kami. Next series natin, Herbs and Dan, Thunder Predator against EG. Huwag kayo alis dyan. We will be right back. Yep.